kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ng sinuman, sila ay pinatatawad. Kung pinanatili ninyo ang mga kasalanan ng sinuman, mananatili ang mga ito. Ang mga salitang ito na inulat sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, Verso 23, ay mahigpit na nakatatak sa puso ni Padre Pio. Kasama ang pagkaunawa na kailangan niyang maging isang ministro ng banal na awa. Ngunit alam niyang kaya niyang magbigay o hindi magbigay ng kapatawaran ayon sa mga disposisyon ng mga nagsisisi. Maraming nagumpisal sa kanya na nabigong makamtan ang absolusyon o kapatawaran. Ang iba ay nakatanggap pa ng maaanghang na mga salita bago sila itaboy sa loob ng kumpisalan. Ano ang nasa likod ng pagtrato at pag-uugali at pag-aasal na ito? Iyan ang tutukan ninyo sa ating episodyo ngayong araw. Ang kumpisalan ni Padre Pio ay hindi isang vending machine ng absolusyon, ngunit isang lugar ng mga pagbabagong loob. Hindi ito parang paglapit sa kanya ay automatic na mabibigyan ka ng kapatawaran. Ang nais niya ay tunay na pagsisisi sa lahat ng kasalanan, mortal man o venial. Dito nagkaroon siya ng malinaw na pangunawa sa ganap na kabanalan ng Diyos ng pangangailangan para sa mga kaluluwa na di lamang manatili sa kalagayan ng grasya, ngunit pati na rin ang paglilinis at pagpapakadalisay ng kaluluwa sa lupang ito bago sila humarap para sa paghuhukom ng Diyos. Dahil alam na alam niya kung gaano kakilakilabot ang pagdurusa sa purgatorio. Ang kanyang mga kumpisal ay tulad ng mga kaganapan ng pagpapunyagi at ng pagkakaligtas, ng kalungkutan at ng kagalakan, ng pagkastigo at ng pag-ibig. Ibinigay ni Padre Pio ang lahat ng may pinakamaliwanag na katiyakan na ang kumpisalan ay ang hukuman ng banal na awa, ngunit kasabay nito bilang ang lugar ng pagsubok para sa pagkakawang gawa ng mga pare. Kinailangan niyang sabihin sa isang nagsisisi, "Hindi mo ba nakikita kung gaano kakaitim? Umayos ka, baguhin ang iyong mga pamamaraan at pagkatapos ay halika at pakikinggan ko ang iyong kumpisal." Si Padre Tarciso na naroroon ang mangyari ito ay nabigla sa tugon. Ngunit sinabi sa kanya ni Padre Pio, "Kung alam mo lang kung anong mga palaso ang unang tumusok sa aking puso. Ngunit kung hindi ko ito gagawin, marami ang hindi magbabalik loob sa Diyos." May munti siyang kasabihan na kung minsan ay ginagamit niya, "Ipinanganak kita sa pag-ibig at sa pagdurusa. Maaari kong saktan ng aking mga anak, ngunit malilintik ka ng sino mang gumalaw sa kanila. Kung sinasampal ko sila, ito'y upang mayahon sila." Pinuno niya ang puso ng kanyang mga nagsisisi ng pag-asa at pagtitiwala sa banal na kapatawaran. Isinulat niya, "Hindi bang matagal mo ng mahal ang Panginoon? Hindi mo na ba siya mahal? Hindi mo ba inaasam na mahalin siya ng walang hanggan? Kung sa gayon, huwag matakot. Kung ipagpapalagay natin na nagawa mo na ang lahat ng kasalanan sa mundong ito, inuulit sa iyo ni Jesus, ang marami mong kasalanan ay pinatawad na dahil nagmahal ka. At muli, magtiwala ka na kayang itatwa ng Diyos ang lahat ng bagay sa isang nilalang na ipinaglihi sa kasalanan na daladala ang di mabuburang tatak na minana kay Adan, ngunit lubos na hindi niya matatanggihan ang tapat na pagnanais ng magmamahal." Sa isang kaluluwang nagtanong sa kanya kung ano ang kumpisalan, sumagot siya, "Ito ang trono kung saan nakaupo ang kamahalan ng Diyos." Isang binata ang umiiyak at tinanong siya ni Padre Pio, "Bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Dahil hindi po ninyo ako binigyan ng kapatawaran." Inaliw siya ni Padre Pio nang may paglalambing, "Anak, kung gayon, hindi ko pinagkait sa iyo ang pagpapatawad upang ipadala ka sa impyerno, ngunit upang ipadala ka sa langit."
Ang gusto niya ay ang totoong resolusyon at wala ng iba. Kalimitan ng ating pangungumbisal ay mababaw na halos kinaugalian na natin. Para kay Padre Pio, hindi ito posible. Ayon sa paglalahad ng isang lalaki, sinabi niya, "Alam mo ba kung ano? Kinailangan kong pumunta kay Padre Pio ng 3 beses para mabigyan niya ako ng kapatawaran. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ako ikinaboy. Akala ko ang ay naging tapat na at mapagsisi na ako. Sa 3rd pagkakataon, nagdesisyon ako na itama ang isang pagkukulang ko. Wala akong sinabi pero kinilalan ako ni Padre Pio at pinawalang sala na niya ako." Nagawa lang ito ng lalaking ito dahil mas matagal siyang nanatili doon sa San Giovanni Rotondo. Ngunit hindi ito posible para sa lahat. Ibig sabihin na mangumpisal muli. Lalo na sa mga bunga ng tag-araw kung kailan dumaragsa ang karamihan ng mga tao. Mayroong isang tuntunin sa lugar. Kung ang isang tao ay pumunta para makapagkumpisal at pagkatapos ay nagnais na pumunta muli, kailangan niyang maghintay ng hindi bababa sa 7 araw. At ito ang dahilan kung bakit marami ang umalis sa San Giovanni nang walang kapatawaran. Maraming beses ang mga prayli ay nagsalita kay Padre Pio tungkol dito na hinimok siya na maging mas maluwag. Ngunit sagot niya, "Ginagawa ko ito para sa kanilang ikabubuti. Hindi ka ba naniniwala na mas nahihirapan ako kaysa sa kanila? Pero kung alam mo lang kung gaano ko sila sinusubaybayan, hinding-hindi ko sila tinatantanan." Mahal ni Padre Pio ang makasalanan, ngunit hindi siya mapagbigay pagdating sa kasalanan. Nakilala siya sa kanyang mga pang-iinsulto tulad ng sumusunod. Sasabihin niya, "Hampas lupa, sa impyerno ang bagsak mo. Kailangan ka titigil sa pagiging mong baboy. Hindi mo ba alam na mortal na kasalanan niyon? Malis ka dito." Ang mga tao ay maaari makiusap, magpumilit, ngunit mahirap na baguhin ang kanyang isip. Hindi niya tinitingnan ang pagmumukha ng sinuman, mayaman o mahirap, maganda o pangit. Ang tinitingnan niya ay ang kanilang mga kaluluwa, pare-pareho sa isang linya, politiko man o manggagawa. Sa ibang pagkakataon, ang kanyang mga tugon ay simple hanggat maaari. "Padre, paanong tunay na minamahal ng isang tao ang Panginoon ng mga buong lakas?" tanong ng isa. "Anak, huwag mo siyang sasaktan." Ito ang sinasabi ng Ebanghelyo. "Mahal mo ako kung gagawin mo ang aking sinasabi." Gusto kong idagdag na ang kanyang pag-ugali at pamamaraan ay naangkop sa personalidad at disposisyon ng taong lumalapit sa kanya. Hindi ito maaaring ituring na gawain pangkalahatan o tularan. Halimbawa, may isang lalaki na 2 beses na nabalo at tinanong si Padre Pio kung dapat ba siyang magpakasal muli. Sinabi sa kanya ni Padre Pio na ang unang kasal ay nagmula sa Diyos. Ang pangalawa ay mula sa tao. Ang pangatlo ay mula sa demonyo. Kapag may ibang nagtanong ng parehong tanong, nagbibigay siya ng ganap na kakaibang sagot. Kaya personalan to, depende sa sitwasyon ng taong lumalapit sa kanya. Ganon din ang pagiging istrikto niya, higit sa lahat, sa pagtanggi, sa pagpapatawad. Kalimbawa na lang, may isang batang pare na gumugugol ng kanyang bakasyon sa tuwing tag-araw sa San Giovanni Rotondo taon-taon. Isang taon matapos maririnig ang tungkol sa mga napakaraming kasong ganito na hindi pagpapatawad, bumalik siya sa kanyang diocese at naging mas mahigpit sa kumpisalan kung minsan ay tinanggihan ang pagpapatawad o absolusyon. Sa sumunod na tag-araw, pinagalitan siya ni Padre Pio. "Sino ka sa tingin mo? Si Padre Pio? Alam ko kung kailangan tanggihan ang pagpapatawad. Kailangan mong ibigay ang absolusyon." Ito rin bilang paglilinaw ay isang tugon para sa natatanging kasong iyon. So hindi ito sasabihin natin general o pangkalahatan. Bilang isang kumpisor, si Padre Pio ay nag-iwan ng hindi makakalimutang impresyon sa pagkilos niya tuwing binibigkas niya ang mga salita ng pagpapatawad. Lahat ng pari ay nakapagbibigay ng absolusyon o pagpapatawad,
Ngunit ang pagpapatawad ni Padre Pio ay nag-iwan ng kapayapaan na isang tunay na regalo mula sa Diyos, kung minsan ay may kasama pang kaunting karagdagang bagay. Isang bonus, ika nga. Ang pangkalahatang opinyon ay ang pangungumpisal kay Padre Pio ay may malaking espiritual na pakinabang. Gayunpaman, ang pag-amin kay Padre Pio ay hindi isang madaling gawain para sa karamihan. Gaya ng inilarawan ng isang tao, ang magkumpisal kay Padre Pio ay ang pagpapahintulot sa kanya na tingnan at suriin ang loob ng iyong kaluluwa. Bilang isang kumpisor, siya ay mahigpit at may mataas na pamantayan. Hindi siya nag-aatubling sabihin sa mga nagsisisi kung ano ang kailangan nilang gawin upang magbago ang kanilang buhay. Madalas niyang sinasabi sa mga tao ang ayaw nilang marinig. Maraming tao ang gustong mangumpisal sa kanya, ngunit pinipigilan ng kanilang takot. Isang tao ang nagsabi, mas nakakatakot pa ang kumuha ng eksamen sa isang universidad kaysa mangumpisal kay Padre Pio. Dahil sa dedikasyon ni Padre Pio sa sakramento ng pakikipagkasundo, tinawag siyang martir ng kumpisal. Ang kanyang halimbawa ay nagbibigay inspirasyon sa atin na lumapit sa kumpisal ng may pagpapakumbaba, katapatan at kahandaang harapin ng ating mga kahinaan at pagtitiwala sa awa at kapatawaran ng Diyos. At narito ang sinabi ni Padre Pio tungkol sa kumpisal. Sa piling mo, ako ang iyong kapatid. Sa altar, ako ang iyong biktima. Sa kumpisalan, ako ang iyong hukom. At iyan po ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po niyong kalimutang mag-like, mag-komento, at i-share din po ninyo ang video ito kung ito'y inyong naibigan. At para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe sa amin, suportahan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabiso namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa hinaharap. At kung nais niyo po kaming suportahan, mangyaring lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-buloy o ng mga donante na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan at lingguhang mga pamisa. At ito pong mga misa ay para sa inyo at ito po ay ginaganap sa bansang Pransya. At sa inyong paglahok, mabibigyan po rin namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio. Para sa mga karagdagang detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadrepio. At kung nais niyo pong makipag-ugnayan sa amin, mangyaring mag-email po kayo sa angtinignipadrepio@gmail.com. At ang pamamaraan po ng pagbibigay ng donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit po sa aming bangko sa BDO o kaya via GCash sa pamamagitan ng bank transfer po. At meron din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan at maaaring po ninyong ipadala doon ang inyong donasyon o abuloy. Ngunit mas pinapaboran po namin ang via transfer po kasi diretso na po ito sa aming bank account. Para sa mga detalye, mangyaring bisitahin po ang aming website sa www.angtinignipadrepio.org. At sa punto pong ito, ako'y magwawakas na. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, sinisugurado ko po sa inyo na patuloy po ang pagpapamisa sa inyo at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At naway wala rin pong sawang mabiyayaan kayo ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.